is Ella Timbo. My platform is to share instructional tips, inspiration, and strategies. Welcome for another round of PowerUp Your Instruction. For those newcomers, I am inviting you to subscribe. Hit the bell for the latest instructional tips and inspirational journey of a global teacher, and thank you. In this episode, I am inviting a YouTube content creator in my channel by allowing them to showcase, promote, define, and communicate their channel. This is our way in helping to unite with our community. Every channel grows at a different pace. This is our way to feature and give new perspective, reach new audiences with cross-promotion. I am encouraging all YouTube content creators for education, and let's collaborate with one another. Our YouTube content creator has the power to provide you with skill-building tips, help you advance your career, teach an online curriculum, make how-to videos, and experiment with an entertaining learning series. In today's episode number 4, let us meet our YouTube content creator for education. He is Rod Miranda of Konting Dunong channel. His channel's platform is to bring awareness and knowledge compared to a convenience store offering a sache size of information. Before we hear from our content creator, I am encouraging everybody to please comment below and share your experiences when it comes to your journey as a content creator. Message me if you want to share your platform in your YouTube channel. Don't forget to like, hit, and subscribe. Now let's meet Rod, our YouTube content creator for education. Hi guys, ako si Rodolfo Miranda, pero mas kilala ako bilang Rod Miranda sa aking Konting Dunong channel na itinatag ko noong June 11, 2020 sa kalagitnaan ng pandemya. Tingnan ninyo yung koleksyon ko ng mga videos na ginawa sa aking Konting Dunong channel, mapapansin ninyo na parang mahilig ako dun sa mga top 5, no? Yung mga parang may inililista ako na mga kung ano-anong mga bagay. Kasi po siguro hindi na po mawawala yung ganun kasi malakas din syempre yung influensya ng mga ibang YouTube creator sa akin. Tsaka syempre, malakas siguro influensya sa akin ang kakapanood ko ng watchmojo.com. Kasi natutuwa ako dun sa channel na yon. Kaya parang sabi ko, pagka gumawa ako ng YouTube channel, ang gagawin ko ay yung mga top 5 naman. Kasi syempre, ayaw ko din mahirapan sa editing at saka pag-research. Hindi, biro lang. Pero syempre, syempre quite challenging dahil teacher ako ng DepEd eh. Hindi naman ako pwedeng mag full-time dito sa kagagawa ng videos. So ang ginagawa ko, para hindi naman mukhang parang ito lang yung ginagawa ko, kasi marami naman talaga akong ginagawa, ang nililimit ko lang yung paggawa sa top 5 hanggat maaari, para mas manageable pati at the same time. Ang channel ko kasi, kaya ako talaga to binuo kasi gusto kong matulungan yung mga estudyante ko at saka hindi lang yung mga estudyante ko kundi pati yung ibang mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Gagawa po kasi ako dito ng mga episodes na hindi lang po tungkol sa trivia, hindi lang po tungkol sa mga top 5 ko na ginagawa, hindi lang reaction video, hindi lang kagaya ng mga ginagawa ng ibang mga creator sa YouTube, kundi gagawa po talaga ako ng mga instructional materials.
at saka kung hindi man eksaktong instructional materials, ay mga lessons po sa aking subject na Introduction to World Religions and Belief Systems. At dahil mahilig din po ako sa kasaysayan, marami rin po akong balak ibahagi dito sa aking YouTube channel. At hindi lang po yun, gusto ko rin pong gumawa ng mga episodes tungkol sa pagpapaliwanag po sa Nolimetangere at saka LPD Posterismo. Kasi nga, bukod sa mahilig po ako sa kasaysayan, mahilig din po ako sa literatura ng Pilipinas. At gusto ko rin pong matulungan ang mga estudyante ron na maintindihan po yung subjects na yun. Pagka pinanood po ninyo yung aking trailer yan na napapanood nyo po ngayon, mapapansin po ninyo na parang ano po ito, yung mga thumbnails po ng aking mga previous videos na ginawa. Yun po talaga yon, kasi syempre gusto ko pa rin i-showcase yun. Syempre part na rin po ng sales and marketing po yon, para yung ibang mga hindi pa nakakapanood ng ibang videos ko, matulungan ko sila na ma-guide kung ano yung mga contents ng aking channel. Syempre may mga makikita po kayo dyan na parang, teka, hindi pa naman yata ito napapalabas ni Mr. Miranda sa kanyang channel. Opo, may mga nilagay po ako dyan na mga pictures na gusto ko pong gawa ng mga episodes. Kaya ang ginawa ko, para na lang maipakita sa lahat ng iba pang mga posible na maging content ng aking channel, nilagay ko po sa trailer. Sabi po ng aking kapartner na mapapanood nyo rin, magkakaroon po kasi kami ng Facebook Live sa darating po na Biyernes dito sa Pilipinas, nasa ganap na alas 8 ng gabi. Tabayanan po ninyo at ilalagay ko po ang link dito sa aking channel din. Sabi po niya, masyadong mahaba po yung trailer ko. Sabi ko sa kanya, oo nga, napahaba, nalibang siguro ako sa paggawa, kaya paigriin ko po yun, gagawa po ako ng shorter version. Yun naman pong aking logo na kinuha, kung makikita nyo po dyan sa screen. Ano lang po yan, kailangan ko lang po kasi maglagay ng logo. Kasi hindi naman po akong ganun kagaling na designer. So gumamit po ako ng website, hindi ko lang maalala kung ano website yon na nagbibigay ng libreng logo na pwedeng gamitin. So dahil kailangan may logo, tsaka gusto ko rin kasi yung meron yung pinipindot sa may bandang gilid, para yung parang naka watermark, parang kumaga branding. Gusto kong makita na may mapipindot sila doon. So gumawa ko ng mabilis. Sa inyo lang po yun, wala naman masyadong special dyan sa logo ko. Well, syempre gusto kong maging influencer. Gustong-gusto kong maging influencer kasi gusto kong ma-influensyan ang mga viewers na ito yung mabuting bagay, ito yung gagawin natin mas matino para sa lipunan natin. Kasi madali namang mag-udyok sa mga taong gumawa ng masama, pero yung gumawa ng mabuti, mahirap yun. Diba? Maraming gusto gumawa ng masama. Kaya ang ginagawa ng iba, dahil mas marami, mas madaling gumawa ng masama, gumagawa sila ng mga kung ano-ano na lang, kapastusan, yung mga nakakadiri ng mga bagay, ginagawa nila para sila panoorin sa YouTube. Okay, sana yun, kung ilan lang tao makakapanood, pero paano pag bata na yung nakapanood? Siyempre, gagayahin nila yun. Akala nila tama, di ba? Gusto kong maging influencer na marami maniniwala sa akin para gumawa ng positivity sa YouTube. Kung kayo po ay gagawa ng content para sa edukasyon, kumbaga parang marami pong matuto sa inyo, ay unang-una po, syempre ang una nating problema dyan, yung bang isasabihin natin sa YouTube channel, yung bang i-upload natin na kahit pictures yan, kahit yung mga nakikita natin, kino-quote natin, yun ba ay legit, diba? Sabi nga lang mga millennials, diba, legit. Ano ba talaga yun? Yung ba ay mapagkakatiwalaan? Yung ba ay galing sa hindi pinagdududahan na source? Kasi po, ang nagiging problema natin, madali naman magsabi rito ng kahit anong eh. Kaya lang ito ang nagiging problema. Pagka na-question ka na ng hindi naman basher eh. Yung iba kasi basher, basta na lang may masabi, masaktan yung tao, di ba? Pero paano kung makakaharap mo? Ang makakapanood sa content mo ay yung mga professor na kilala, o hindi man kilala pero ang gagaling nila, mga researcher, mga batikan na sa kanilang field. Tapos magsasabi ka ng mali, di ba? Na parang opinion mo lang, wala ka namang pinagbabasihan, mahirap 'yun.
kita mo tayo mga guro, di ba? Kagaya nga no, kailan lang eh nakapanood sa Death Ed channel ng sablay na tinuro ng teacher, di ba? Todo-todong pambabash ang inabot ng teacher kahit naman hindi niya eksaktong may kasalanan siya, pero meron din kasalanan yung nagmamanage dun, di ba? So, dito sa YouTube, ganun din, hindi dapat tayo maging irresponsible sa pag binibigay natin statement, sa basta natin sasabihin na impormasyon na hindi naman verified, di ba? Siguro malaki ang naitulong sa akin, hindi lang ng training ko bilang teacher, kundi yung training ko sa journalism, sa campus journalism in particular. Kasi isa sa mga natutuhan ko doon, bago mo ilagay sa dyaryo yung impormasyon o ilagay sa i-upload sa internet para may matutong iba sa'yo, eh kailangan i-verify mo muna. Hindi yung pwedeng i-upload mo lang kasi papilisan, no? Paunahan. Parang gano'n lang nangyayari. Yung natutuhan ko sa mga trainers namin na i-verify nyo muna, hindi yung basta-basta lang na sasabihin nyo. Kasi kita ninyo, ang mga personality sa TV, sa radio, di ba? Ngayon sa social media, pagka nagsalita yan, lalo na yung mga sikat, pinaniniwalaan yan eh. So, pagka ganun katindi yung salita mo, eh baka may lantad ka na mga bagay na hindi naman verified. Tapos, paniniwalaan ka. Ikakalat na yun ng iba na, oh, ito yung sinabi nun. Diba? Pagka mali yung sinabi mo, malilintikan ka. Diba? Kaya ingat tayo sa pag-upload ng content. Ganun ang paggawa. Pagka when it comes to educating the people, kailangan maging maingat tayo sa sinasabi natin. Bagamat sabi, siguro bagay ako sa education dahil nga teacher ako, yung gano'n ang gawin kong content. Pero siguro, okay lang naman sa akin na gano'n ang gawin ko. Pero gusto ko sanang mahanap yung eksaktong niche ko. Masaya na rin ako kasi hindi ko pinilit yung mga tao na, oy, panoorin nyo to. No, parang isinisiksik yung video ko sa kanila. Hindi ko po kasi ugali yung mamilit ng tao. Kumbaga, nandun talaga ako. Sabi nga ng mga vloggers, mga sikat, kahit yung mga papausbong pala, pero medyo mataas na yung pala ng subscribers. Quality talaga ng content ang gawin mo para panoorin ka. Okay? Kasi kahit hindi pa pwedeng pipilitin mo yung tao na manood sa'yo, kasi ang mangyayari dyan, hindi sila magiging masaya, di ba? So parang ikaw, akala mo lang magiging masaya ka kasi mataas ang views mo, tumataas ang watch time mo, pero pag deep inside, pagka ikaw na lang mag-isa, parang ang pakaramdam mo, niloloko mo lang ang sarili mo, di ba? Ganon. Kaya sa ngayon, wala pa naman ako isang tao para maabot ko yung monetization, no? Bagamat secondary lang sa akin yon, nagpapasalamat na rin kasi ako dahil quality naman yung audience ko na nanonood. Talagang pinanonood nila ako kung talagang sa mga na makikita ninyo, pinanonood talaga nila ako nang hindi ko sila pinili. Kung sa pagpapasaya, masaya ako kapag nagko-comment ang mga nanonood. Hindi lang yung dumadami yung views o tataas ang watch time. Siyempre, gusto ko yung mag-subscribe sila, tapos pataasin ang watch time ko. Pero ang pinaka-nakalulugod sa lahat, yung pinaka-nakapagpapasaya sa akin ay yung mag-komento sila, tapos magbigay ng suggestion, sabihin nila kung ano yung mas maganda, o kaya hindi man ganon. Yung sabihin nila yung kanilang sariling sa loobin pagdating dun sa paksa na tinalakay ko. Sa ngayon kasi, karamihan na nagko-komento sa akin ay mga estudyante ko. Kaya hindi naman ako nagtataka kasi hindi pa nga ganun kalawak yung audience reach ko eh. Pero siguro sana dumating yung time na maraming makapanood nun na hindi ko mga kakilala, pero magugustuhan nila yung mga videos ko. Okay guys, ito tayo sa aking channel, na Konting Dunong channel. Makikita nga ninyo, 299 pa lang po yung subscribers, sabi ko nga kanina. Pero masaya na po ako kasi may mga subscribers po ako na hindi ko akalain na magsasubscribe sa akin. Kaya kagaya po ni Sir Danton Remoto, makikita nyo po rito. Ayan, si Sir, nagkomento po siya kanina. Ayan, tumantuwa po ako. Ayan, oh. Yan, si Sir Danton Remoto, professor pong kilala yan sa Ateneo de Manila University. Kasi ginawan ko po ng yan, nag-reply po ako sa kanya.
yan. Ginawan ko po kasi siya ng video. Yan, makikita niyo po dito. May ginawa po kasi ako sa kanyang video. Yan, pasensya na po kayo sa engay kasi nagre-record po ako dito sa may garahe po namin. Yan, ginawan ko po ng video. Actually, matagal ko na po siyang gustong kausapin kaso wala po akong pagkakataon. At saka lakas ng loob, nakausapin po siya nung una. Kaya lang sabi ko, sayang naman yung ginawa ko na video para kay Jose Rizal. Ito po yung ginawa niyang tula dati. Na matatagpuan sa... Kaya pwede matagal lang. Lipat natin. Lipat natin. Pinedit ko po yan para po sa aking ano. Yan, ayaw niyan. Medyo mabagal. Yan. Ito po. Ginawan ko po ng video yung kanyang tula na ginawa. Kasi ang ganda-ganda po. Ayan. Hindi ko po boses yan. Boses po ng computer yan. Shippering. So, bali, yung boses ng computer, itinep ko po sa application na yun, sa software, yung pinaka mga words ng kanyang tula, ng tula ni Danton Remoto na Padre Faura witnesses the execution of execution of Rizal by Danton Remoto. Ayan. Ito po yung ginamit ko sa aking demonstration teaching. Napakaganda po ng material, kaya sabi ko, tamang-tama magawan. Tapos nagkataon, hindi lang basta author yung gumawa, kundi isang sikat na personality. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya, a year after na ginawa ko po ng video yung kanyang literary work. Balik po tayo dito. Yan. Ito po yung mga ginawa ko. Ito rin po yung pinakamataas po na views, the number of views, 374. Ito po yung pangalawa. Ito pong dalawang to, nagpapalitan lang po yan. Hindi ko po alam kung anong meron dyan sa dalawang yan, kung bakit gustong-gusto ng mga nanonood sa akin yan. Ito po yung pangatlo na pinakamataas na views. Kaya lang, syempre, makikita ninyo kung kumpara dun sa ibang content, hindi po ganun kataas. Yan, medyo nilalamok po ako dito. Ayan, hindi po ganun kataas ang bilang ng nanonood sa akin. Medyo nakakalungkot lang po kasi alam niyo yun, gumagawa ka naman ng quality content, kaya lang parang hindi ka masyadong pinanonood. Kaya sabi ko, kaya mapapansin po ninyo yung galaw ko ng paggawa ng content kapag tingnan niyo po rito. Ayan, di ba, gumagawa. Ito, ginawa ko po yung school namin. Pagdating po dito, bigla ako napahinto. Ayan, gumawa muna ako dito ng isang kinuha ko sa Pexel ng mga video clips. Ayan, ginawa ko po. Kasi makikita nyo rin po yung galaw ko eh. Bakit ako gumawa nito? Kasi may napanood ako na tutorial na maganda daw gumawa ng ganito kasi mataas daw sa views. Magpapagbigay sa akin ng watch time na mataas, pero nung ginawa ko, hindi na ma-effective. Ayan. Ayan, sinubukan ko. Meron din akong ginawa dito na ginamit ko yung yung ginamit ko yung Creative Commons. Bakit ba Depend Commons ang nabanggit ko? Yung Creative Commons, ayan. Nag-download ako ng video, inilagay ko. Sinunod ko naman yung lahat ng bilin. And yet, ang views lang po niya, 33. So, ito lang po talaga yung hindi ako ang gumawa. So, the rest, ako po gumawa lahat yan. Even this, kahit pa sabihin mo pinagsama-sama ko lang ng mga videos yan, ako pa rin po yung nag-edit. Ito po, hindi po ako nag-edit yan. Gawa po ng taga-ibang bansa yan. Kung ako po ang tatanong, wala po akong trending na video. Sa, unfortunately, walang trending. Siguro lang ha, sa standard po ng pagiging trending na mataas po ang views, hindi po pasok yung aking video. Pero kung sa standard ko po, kung iikot lang po sa mundo ng mga outputs ko, ang trending ko po ay itong Paalam 2. Gumawa po ako niyan bilang pakikiramay po sa pagsasarado ng ABS-CBN. At sa loob po ng tatlong araw ay umabot po siya ng almost 200 of parang sa 4 days. Kaya lang, syempre, mabagal pa rin po yung pagtaas kasi 223 lang yung ano magagawa niya. Diba?
Well, mahirap pa gumawa ng content. Mapapansin niyo dito, yung iba dito mga rehash na lang, ito kagaya nito. Ito dito ako nagsimula mag-rehash eh. Yung mag-ulit ng laman kasi ito po ay galing po sa copy yan sa Neryo channel ko. Ako rin po gumagawa ng content doon, kaso tinigilan ko na po. Ang ginawa ko, dahil busy nga at nagkasakit pa po ako, nagkaroon ako ng trangkaso na matindi. So ang ginawa ko, nag-upload na lang muna ako ng mga dati kong mga videos ko gaya nito. Sa old channel ko po, ito mataas to. Mataas po ang views nito, 929. Kaya lang inabot po ng 3 taon bago nakaabot na 929 yun. Pero samantalang dito makikita niya 38 views lang. Ito, mababa lang po ang inabot. Kumbaga pagka tinignan ninyo, ang pinakamaganda ang number of views ko sa mga huli kong ginawang videos, eto nga. Kasi nakataon, na-trending noon yung usapan ng pagsasarado ng ABS-CBN. Tapos, eto po yung pinakahuli kong video. Sinubukan kong gumawa na reaction video and yet, 92 views lang po ang mga taong nanood. Eh, wala po tayong magagawa, hindi po tayo sikat eh. Pero okay lang po yun, nagsisimula pa lang naman po ako eh. Ako po ay, ano pa lang, kung di ako nagkakamali ay 3 buwan pa lang sa YouTube bilang bagong creator. Although matagal na ako nag-create ng videos, pero hindi sa ganun, kumbaga hindi ko sineseryoso yan. Pasensya na po kayo sa mga naririnig nyo sa background kasi nasa garahe po ako. Ayan po, yan po ang aking mga videos sa Konting Dunong channel. Sana po panawarin po ninyo, magaganda po naman yan. Kung meron man akong video na gusto kong i-showcase dito, hindi itong trending ko o hindi itong pinakamataas ang number of views ko. Alam niyo po mga kaibigan kung anong gusto ko? Ito po. Hindi po ganun kataas ang kanyang number of views, pero ito po yung pinakapaborito kong video sa lahat. Bakit po ito ang pinakapaborito? Kasi tingnan po ninyo. Ito po ay may kinalaman sa pagkakaroon ng sa magandang relasyon ng magulang sa anak. Ito po yung tungkol sa magandang paano mas mauunawaan ng magulang. Paano maiintindihan ng mga magulang ang paano mas mauunawaan sa magulang ang kanyang mga anak. Kasi po yun ang nagiging problema sa panahon natin ngayon. Kumbaga parang lalo-lalo na kapag ang magulang masyadong busy sa trabaho, minsan hindi na niya nakitang lumaki yung mga anak niya. Hindi na nila nakikitang paano ang nagiging ugali, sino nagiging barkada. Isa pa sa nagiging problema kapag nagkakaroon ng generation gap ang mga magulang sa kanilang anak, lalong-lalo na pagka masyadong malayo ang edad. Kaya ito po yung gustong-gusto kong sana ay panoorin na mabuti kasi ito po ay napakalaking tulong po sa mga magulang kung paano po mauunawaan ang takbo ng isip ng mga kanilang mga anak. Sana po magkaroon pa ng pagkakataon na mapanood to ng mga pamilya kasi ito po yung highly recommended kong video kasi masarap pong panoorin kapag kasama mo ang anak mo na nanonood kayong dalawa kasi matatawa kayo sa mga sinasabi ko dyan dahil makikita ninyo, ayaw nga, no? Minsan hindi ko na pala napapansin sa anak ko yon. Ay, minsan pala hindi ko tinatanong siya kung sino mga kaibigan niya. O kaya, bakit ginagawa ko yung ikumpara siya sa ibang tao? Kumbaga, hanapin sa kanya yung hindi ko natupad. Gusto kong maging ganito siya kasi ganito ang gusto ko sa buhay ko. Alam mo yun, pinaliwanag ko po lahat yan dyan. Sana po, ito po yung mapanood sa lahat. Hindi bali na po yung iba. Pero kaso po, hindi ko po mahanap yung mga tao na manonood nito eh. Siguro, hindi pa talaga napapanood na mapanood. Sana po, ito pong video na to, ito po yung mapanood. Maganda pong video. Alright guys, naikwento ko na sa inyo yung tungkol sa aking channel, sa aking mga content, sa mga pinapala kong gawing mga episodes sa aking channel. Huwag nyo kalilimutan, Konting Dunong channel, subscribe kayo. Huwag nyo kalilimutan mag-comment sa mga nagustuhan ninyong mga videos. Siyempre, magbigay kayo ng suggestion kung meron man. Okay lang po,
Mas maganda po sana kung i-share ninyo yung aking mga videos. Kasi po, napakalaking bagay po, lalong-lalo na yung sinasabi ko na magandang ma-showcase na video. Kasi po, hindi lang po ako para naghahabol po ng watch time kasi totoo lang po, meron po akong advocacy na gusto kong makatulong sa mga tao at makapag-promote ng positivity. Maraming salamat nga pala sa aking kaibigan na si Sir Eli Pinbol. Nasa totoo lang, matagal ko ng idol yan. Kinikwento ko nga po sa mga kako-teachers ko at saka sa mga estudyante ko na meron akong isang naging kaibigan. Hindi man po kami ganun talaga close, pero hinahangaan ko po siya kasi inabot ko po siya nung panahon na siya ay nag-aaral pa lang sa kolehiyo. Bagamat patapos na siya, pero nakita ko siya bilang kung sino siya talaga. At narinig ko yung kwento tungkol sa buhay niya. Tapos nakita ko rin siya na nagtatrabaho. Baga ako'y college student. Tapos siya naman ay guru na sa St. Michael's College of Laguna. At natutuwa po ako sa kanyang naabot. Dahil sa bukod sa talino ay napakasipag na tao at nananampalataya sa Diyos. Okay po. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa akin na makapag-promote ng aking channel. Huwag niyo po kalilimutan, Konting Dunong channel, type niyo lang po sa inyong search bar at makikita po ninyo ang aking mga videos. Maraming salamat po sa panahon na kutsitsaga at panonood sa akin sa segment na to na ibinigay sa akin ni Sir Eli Tipol. Maraming salamat po.